Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Sa video pong ito, malalaman natin yung epekto ng hindi pag-avail o yung hindi pagdaan sa barangay settlement process. Lalong-lalo na po kung ang kaso ay sakop ng katarungang pambarangay. Gamit-gamitin po natin ang isang Supreme Court decided case sa kaso po ni Berba versus Pablo. Ito po ay matatagpuan sa GR number 16003 November 11, 2005. Alam niyo mga kabarangay, napakaganda po ng kasong ito dahil dito maliliwanagan tayo na ang barangay settlement process ay mandatory. Kahit ang kaso ay nasa korte na, pag hindi dumaan dito sa barangay settlement, dito po sa prosesong ito, ay maaaring madismiss ang kaso na inyong isinampa. Kaya po dun sa nagsasabi na usapan lang yan sa barangay, walang kwenta yan, meron po laging legal consequences kung hindi dumaan sa proseso ng katarungang pambarangay ang isang kaso. Dito po sa kasong ito ni Berba versus Pablo, itong si Estela Berba ay nagmamay-ari ng isang property na kung saan itong si Josephine Pablo, sila po yung nahumupahan dun sa property na yon. Dumating ang pagkakataon na hindi na makabayad ang Josephine Pablo, kaya po pumunta si Estela Berba sa barangay para pag-usapan yung issue. So nung sila pumunta sa barangay, sila po ay nagkasundo na si Josephine Pablo ay magbabayad on a monthly basis sa utang na hindi niya nabayaran, na ito ay umabot na ng halos 80,000. Ngayon po, bukod kay Josephine Berba, dito sa property na ito, meron ding nakatira dito na mga kamag-anak ng mga palangka. Ngayon po, sa madaling salita, nung hindi na makabayad ang mga Berba kasama po yung mga kamag-anak nitong si Palangka, ay dumiretso po sa korte itong si Estela Berba at doon na siya naghabla. Ngayon po, dahil kinwestiyon sa korte ng mga Palangka yung issue na isinampa laban sa kanila, pinakinggan po ito ng korte at nakita nga na bagamat nagkaroon ng kasunduan si Berba at si Pablo sa barangay, itong mga kamag-anak ng Palangka na hindi isinama doon sa usapin sa barangay na ngayon ay sinisingil sa korte, ang sabi po ng Supreme Court ay premature since the dispute did not go through the Lupon Tagapamayapa prior to court action. Nakita niyo po yung kahalagahan ng pagdaan at hindi pagdaan sa proseso ng barangay settlement. Malaki po yung epekto, nagiging epekto nito pagdating sa korte. Yung po ang kahalagahan ng pagkaalam natin dito po sa katarungang pambarangay law, para hindi na mag-aaksaya ng panahon, balang araw, hindi na magagastusan. Kaya ang lagi ko pong sinasabi, ang layunin po nitong katarungang pambarangay channel
ay maliwanagan ang ating mga kabarangay tungkol sa kahalagahan ng tamang pagpapatupad, tamang pagdaan sa proseso ng katarungan ng barangay. Kaya maraming salamat po mga kabarangay sa inyong patuloy na panonood. Ako po si Jeffrey at magpapatuloy na magpapasalamat sa inyo dahil tinatangkilik niyo po itong katarungang pambarangay channel.